Good day. Once again, nagbabalik na naman ako. Review ko lang muna nung una yung ginawa natin na ginawa ko na video. Ano 'yun? Western Union na solid. So, pinakita ko sa inyo ang splicing na ano na rat tail. So, ito 'yon. So, ang isa, plain talaga siya na pan. Then, ang isa naman is, may ano siya, may bend naman. So, two types of rat tail. Then, may rat tail din na gamit yung ano, yung wire na stranded. So, anyway, guys, we have two types of wire. Wire natin is dalawa. Solid na wire. Solid siya na wire. At saka stranded. So, what is stranded? Stranded is maliliit siya na wire na kwan siya, kumbaga madali siyang matwist or natawag na flexible. Wow. Unlike sa solid, kapag solid, kung halimbawa ano na siya, medyo matigas talaga siya i-twist mo. Unlike kung halimbawa kung malaki na talaga yung mga wire na yun. So yun ang klase na ano. Kaya may stranded, kasi stranded, madali siyang matwist, flexible siya. So, yan yung ang purpose ng stranded. So, we have two types of wire na gawin tayo ngayon. So, I hope na mag-enjoy kayo watching to this tutorial na to. At saka, tinatawag na for the beginners na kung paano nila gawin ang isang bagay na bilang isang electrician. So, thank you and enjoy watching. Okay, guys, start na tayo. So, may dinawa ka akong dalawa. So, gawin natin is rat tail na without yung bend sa tawag niyan? Sa dulo. Dulo. Okay, so i-X lang natin yung ano natin yung wire, hindi yung X natin na X na X. No. I-X lang siya. Ganyan. So ganoon pa rin ang procedure natin, pantay pa rin siya. Tapos i-X natin siya. Tapos gamitin natin yung plier natin. Ganyan. Plier natin. So X talaga siya. Pwede sa kamay. Pero para mas ano, mas kuan yung paggawa natin is pwede ito. Plier para ito yung gamit ng purpose ng plier is proper using tools. Hindi lang tinatawag na kuan siya. Hindi, yung plier talaga na ang purpose niya is matwist natin siya. Okay. Oh, may mali ako. Sorry. Mistake. Bakit? Tingnan nyo. Nag-slide yung dito. Nag-slide siya. So, may isa pa ako. So, hindi ko siya nawakan. Mang mabuti. Yun yung mangyari kapag ano. Ang purpose pala talaga ng ano, ng ano pala to. Tawag niyan? Ng rat tail is doon sa mga junction box. So, ito, hindi mo siya mahawakan kasi naging ganito siya kasi putol dito, ganyan-ganyan. Unlike nung dun sa loob ng junction box is naka-ano talaga, hindi siya putol. So, yun yung kaiba. So, ngayon magagawa tayo ng bago. So, mali yun. So, balik. X na naman tayo. Okay, nadali kasi sa ano eh. Sa mga X eh. Okay, sige. Twist. Twist natin siya. Ganyan. Ganyan, twist. Okay. Continue lang tayo. So, I hope na makabigay sa atin to ng idea kung paano gawin at least tatawag na
maka ano, maka maka inspire din. Okay, I think na medyo mahaba na yung ano ko. So, putulin natin siya. Pala yun na, baka unsafe, delikado, baka kumaan yung mata natin. So, okay, ito na guys. Ito na yung ano natin. I-straight lang natin siya para at least kung kasi nabihin kanina eh. So, yan. Meron na tayong rat tail na walang ano sa ulo, sa ano, sa kuan. Sa tawag yan? Dulo. So, next is gagawa tayo ng rat tail naman na may bend sa likod. So, X na naman tayo. Mahaba kasi yung kanina eh. Ito, para mahaba din itong ano, splicing ko eh. So, sige lang, putulin natin ng siguro ang magputo lang tayo pag mahaba talaga. Actually, ang ano talaga, ang recommended talaga na size is 2 inches lang or 1 and half inches lang, ganyan. Para at least hindi siya mag-akuan dun sa, ano, sa junction box mo. Kasi kapag kung sobrang haba naman, tapos marami yung wire na ilalagay mo doon, tapos ang junction box mo is ano lang, maliit lang, so talagang mahirapan ka. Talagang mahirapan ka. So, ang gawin mo lang is, kumbaga, i-ano mo lang siya, is estimate mo din kung halimbawa kung gano'ng karami yung i-ano mo, i-splice mo, estimate mo din kung gano'ng karami yung ano mo, yung nasa loob ng mapasok dun sa kuan. Ang galing mga taga-Tesda, napaka-stricto yan sila in terms sa tinatawag na pag ano, pagkakuan. So, putulin ko na sa guys. Magkawa tayo yung kunting ano lang. So, ano lang ha? Careful kayo. Kasi pag mag-splice kayo din, magputol, baka matamaan yung mata ba? Delikado. So, bend lang. Ganyan. Bend lang yan. Ganyan. So, may rat tail na tayo na bending. Okay? Rat tail na bending. So, tignan natin bending. May bending tayo. Ganyan. So, kanina, yung kanina is may rat tail tayo na straight. Straight yung dito. Walang ano, walang bending. So, dalawang klaseng rat tail natin. So, ngayon, sa stranded na naman tayo. Stranded. Hindi ko lang siguro putulin to. So, stranded is X pa rin, ganun pa rin. X pa rin siya. Tapos, basic, actually, pinaka-basic talaga to guys sa lahat ng ano. Lahat ng guan, lahat ng electrical aspects ng ano. Ng guan. Pwede siya kamay, pwede siya ikamay-kamay mo lang siya. Ganyan. Pwede siya ikamay-kamay mo siya. Pero sa dulo, pwede mo magano, pwede ka mag-go na. Pwede ka na mag-flyer para mahigpitan ng maayos. Higpit. Yan, higpitan. Ayan ang mga kuhan dyan. Yung mga kuhan natin, higpitan ng mabuti. Baka, ano, baka malaglag. Baka malaglag. Okay. So, yan na. Putulin lang yung, ano, yung mga sobra-sobra. Kasi pag sobra, hindi na mabuti. Okay. Tapos balik na naman tayo. Twist siya para magdikit yung nasa tumoy. 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 Sa dulo. Sayang na. Tumoy. Okay. So, natapos siya. So, next video ko naman siguro, mag-schedule ako ng ano, putulin ko lang dito. On how magsolda using soldering iron. So, ngayon,
ikunin ko yung ano yung kuan yung finished product natin. So, ito na. Ito na 'yon. Rattle na ano na rattle na connection or splicing cable wire joint tsaka rattle na may ano dito na may bend dito. Ito rattle na stranded. Rattle na may bend dito at saka rattle na straight. So actually pinagano ko to guys. Kinikip ko to kasi pag ano na pag sulda or soldering iron na. So at least may magamit tayo. So preparation to siya para sa soldering iron. Yan yung mga kuha sa mga project sa school. So I hope guys na ano na ano na nag-enjoy kayo watching sa ano na to sa tutorial na to. I hope na nakabigay ng ano ng tatawag na idea especially sa mga baguhan dahil ganyan talaga ang ano sorry dahil ganyan talaga ang ano ang ma-experience natin kapag first timer tayo may mga pag-alangan din talaga yung paghawak ng wire sa pag splicing na ganyan ganyan pagkamay experience ko yun dati yung gagawin ko pag ganyan ko ano na ba pag ganyan ganyan pa sa kamay pag ganyan yung nanginiginig ano to hindi ko mabigkas ha kasi sabi saya gakurog-kurog okay so kurog-kurog so sige guys thank you for watching I hope na enjoy kayo at please subscribe and like our video kung gusto nyo at saka thank you sa pagtingin nyo okay bye bye God bless. We'll be right back.